dumating ng tulong para sa isla at probinsya ng Catanduanes. Pero sa lawak at tindi ng tinamon nitong pinsala, marami pa ang kailangang gawin at punan. Libo-libong mga bahay ang nasira. May mga lugar pa nga na wala na halos natirang nakatayong istruktura. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya. May report si Ian Cruz. Balot pa rin ang kadiliman pagsapit ng gabi ang malaking bahagi ng Catanduanes. Wala pang kuryente sa buong probinsya. Sa gitna ng dilim, naghihinagpis si Aling Mercy Tapel para sa 27 taong gulang niyang anak na si Angelo, kasagsagan ng pananalasa ng Super Bagyong Rolly nang masawi si Angelo. Sa gitna ng matinding hangin at ulan, tinamaan daw ang bahay nila ng lumipad na kahoy na tumagos sa yerong dingding at saka tumusok sa katawan ni Angelo. Ang pakabait niyan, laman lang baramdam sa ating bata na yun. Sana magkabayan na lang niya ako kung saan siya naroon. Ang kabaong ni Angelo, gawa lang sa kahoy na pinagdikit-dikit ng pako at imbes na salamin, plastic cover na naka-thumbtacks ang nakalagay. Nananatili pa rin nakaburol sa kanilang tahanan ang labi ni Angelo. Pilit naman nagpapakatatag ni Salve Pansa, ang mister niyang si Sandy, nawawala simula pa noong manalasa ang bagyo. Nagpaiwan daw sa bahay nila malapit sa ilog ang mister kahit pa pinalikas na sila. Sandy, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Ta ako, hindi ako makapakali na kung wala ka pa. Ta hindi man nakikita yung katawan mo kung nasaan ka. Halos lahat ng kabahayan dito sa San Miguel, kung hindi wasak, ay may malaking pinsala tulad ng bahay ni Lola Crisanta Tatwalya. Dahil mag-isa sa buhay, saka mag-anak siya ngayon naninirahan. Isa kalagayan ko po. Mag-isa. Walang... Kung maalala nila ako, saka lang sila tumutulong. Kung hindi, kaya ngayon nananawagan ako na tulungan nila ako. Ang simbahan ng San Miguel, sira at basag ang mga stained glass. Tuklap din ang bubong nito, pati na ang kisame. Last recourse ko yung CR. Kasi based on experience ng mga naunang bagyo dito, sa CR ako nagtatago. Kaya nung mangyari yun, siyempre, I'm praying kan, the rosary and I'm praying personally sa ikabala na Panginoon. Sinisika pa rin ibalik ang phone signals dito dahil wasak at tumba rin ang mga cellphone towers kasama pa ng ibang istruktura. Isa sa labis na napinsala itong government center ng bayan ng San Miguel, yung police station nila. Tuklap yung bubong, nasira din yung ilang bahagi ng gusali ng BFP, gayon din ng senior citizen. At itong kanilang gym ay tila ba nila mukos. Makikita natin yung kanilang bubong at yung bakal na frame nito ay talagang wasak na wasak at yung iba nga ay tinangay pa sa kabilang kalsada. At makikita natin na maraming sasakyan ang narito sa loob ng gym. Kagaya na lamang nitong mga ambulansya na ito na gagamitin sana sa pan-rescue sa mga residente. Pero ngayon ay hindi na mapapakinabangan matapos kang mawasak dahil sa bagyo. Nasa apat na ambulansya raw ang napinsala ng bagyo. Maliban pa sa ibang mga sasakyan, kaya diskarte lang ang ginagawa ngayon ng mga taga MDRRMO para hindi mapabayaan ang tungkulin sa bayan. Hirap ang daanan ng ibang bahagi ng bayan dahil sa makapal na putik sa kalsada mula sa bundok. Dead end naman ang main road sa barangay Boton dahil sa landslide. Kaya ang mga residente nagtityagang maglakad. Hello, hello. Duman sa kila tatay, hindi pa kami duman. Hello. Duman kila tatay, hindi pa kami duman nakapunta. Sa kanyang kaanak agad tumawag ang lalaking ito matapos maibalik ang cellphone signal sa bayan ng Virac. Unti-unti na rin nagbukas maging ang ilang establishmento sa bayan. Ang grocery store na ito, pinilahan ng mga residente. Bukas na rin ang bangkong ito na bukod tangi raw operational, ilang araw matapos manalasa ang bagyo. Pag-withdraw ng pera lang ang serbisyong meron ito ngayon. Pati sa pag-iigib ng tubig sa poso, pinilahan. Nanawagan naman ang Catanduanes LGU sa IATF na huwag muna magpauwi sa lalawigan ng locally stranded individuals. Ayon kay Governor Cua, wala na silang pondo at quarantine facilities sakaling tumaas pa ang kaso ng COVID-19. Sa ngayon, may apat na COVID-19 cases sa Catanduanes. Mula rito sa Catanduanes, Ian Cruz, GMA News.